I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, people, Philippines, and universe. It's me again. Shout out po sa lahat ng mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mga kababayan, mayroon tayong very good news for everybody. Nako, sabi ko na nga ba eh. Tahimik si Pangulong Marcos Jr. pag nagtatrabaho, guys. Pero magugulat na lang kayo sa outcome, no, sa resulta ng kanyang mga magagandang programa. Bakit? Nako, nakikita yung nakikita ko. Nako, guys, lahat po yan makikinabang, natural. Hindi matutuwa ang anti-Marcos, pero huwag kayo. Makikinabang sila dito. Bakit? Ito, guys, yung isa sa pinakamagandang programa niya na tinatawag niya na Farm Road to Market. Nung mga ilang buwan pa siya nakaupo, guys, ito po ay na-announce na, no? So, hindi ito, guys, isang region lang, kundi Luzon, Visayas at Mindanao na ito. Ipinag-utos niya, mga kababayan, na ayusin ang mga daan na lubak-lubak, na kung lalo na po sa mga magsasaka, yung kanilang mga daan, hindi lang sa magsasaka, kumbaga pangkalahatan, no? Alam nyo kasi, ang Farm Road to Market, ang mga magsasaka kasi natin, yung kanilang mga dinadaanan, yung mga highway po sa kanila, lalo na po malapit sa kanilang mga palayan, mga anihan, lubak-lubak, putik-putik, guys, hindi po espalto. So ang panukala ni Pangulong Marcos Jr., yung sinabi niya na kailangan ayusin, espaltuhin, no? At simintuhin ang mga daan na lubak-lubak, lalo na po sa mga magsasaka natin, kung tag-ani na harvest time, nahihirapan po sila. Kasi pag binaba nila po ang kanilang mga anihan, sinasakay po nila ito sa kalabaw, karusa, o kung ano man yan, kabayo, yan. So putik-putik, lubak-lubak ang daan, hindi po makapasok ang mga sasakyan. So ang ginawa ng Pangulong Marcos Jr., pinag-utos niya na kailangan ayusin yung mga daan na yan. No? Nang sa ganun, pag harvest time na, hindi na po mahirapan ang ating mga magsasaka na ihatid ang kanilang mga anihan doon sa merkado na kalabaw lang, karosa, kundi sasakyan na, no? Dahil kung simentado na ang mga daan na lubak-lubak, hindi na sila mahirapan. Pagkatapos ng ani, pag-ani nila, nandoon na yung sasakyan, hahakutin ng mga delivery truck papuntang merkado, dire-diretso. So, hindi na po sila mahirapan. Yun po ang alam ko sa Farm Road to Market, which is yun naman talaga, no? So, hindi na sila karusa o ano man, hindi sila mahirapan, hindi na sila maputikan kasi espalto na, simentado ng kanilang daan. O, di ba? Madaling i-deliver na ang kanilang mga anihin ang kanilang mga inaani papunta sa merkado diretso. So, yun po ang ibig sabihin ng Farm Road to Market. Ito, guys, pakinggan nyo po si Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun, 131 kilometers. Grabe, biro nyo, mga besyang. Isang taong mahigit pa lang yan. Pero tingnan nyo naman ang nagawa na. 51% na, my goodness. For sure, next year, tapos na yan. Pero ang target ng Pangulo is 6 years. Tingnan nyo kung gaano siya kabilis kumilos. Kasama ang mga gabinete niyo, bawat ahensya. Nako, yan ito ang sinasabi ko. Tapos sabihin niyo, walang nagawa ang Pangulo. Mag-research kayo, kako eh. Huwag yung puro kuda-kuda. Mga DDS na toxic. Yun ba yung sinasabi niyo, walang nagawa ang Pangulo? Nabudol kayo? Nabudol ba kayo? Lahat kayo nakikinabang, no? Kami po ang nabudol eh. Kami talagang nabudol. Kasi sabi nga nung nakarang Pangulo, 6 months daw, tatapusin niyang droga, pero hindi matapos-tapos, guys, panghabang buhay naman yan. Pakinggan niyo po ang mensahe po ng ating mahal na Pangulo. Ito kanyang report, guys, ang kanyang accomplishment sa loob ng mahigit isang taon ng kanyang panunungkulan. Maganda ito, but before niyo panunuorin, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update. Boy, 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 and babos! God bless Philippines!
Sinukuyan kaming nag-workshop para sa mga staff namin para maging maayos ang patakbo ng aking opisina. Habang kami nagtatrabaho, lumabas ang mga iba't-ibang resulta sa mga achievement report, performance report tungkol sa mga iba't-ibang sektor na ating ginagawa. Unahin ko yung sa farm-to-market road. I am happy to share a significant update sa ating farm-to-market road network program. Ang ating dapat maging target is 131,410.66 kilometers sa 6 na taon. Eh, maaari ko na ma-report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,328.92 kilometers. Wow. Katumbas nito na para tayong pabalik-balik mula apari hanggang hulo ng 32 times. At mahaba-haba po ito. It is a testament to the magnitude of the accomplishment of the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more. Wow!